hapon alas 6 ng hapon noong March 10, 2017. Isang babae ang isinugod sa pagamutan sa bayan ng Camiling, Tarlac. Ang naturang babae, sunog na sunog ang buong katawan. Teka, si Dr. Evelyn Chua. Oo nga, kinilala ang babae sa pangalang Evelyn Felix, 43 taong gulang, isang dentista. Sa tinamong pinsala, kritikal ang kondisyon ng ginang. Samantala, ang lalaking nagsugod sa ospital at nagtamuhi ng sunog sa katawan. Ang ikalawang pasyente, natukoy na si Christopher Felix, asawa ni Evelyn. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng pagkakasunog ng mag-asawa? Personal kong nakaharap ang anak ni Christopher at Evelyn na dahil sa isyong pangseguridad ay itinago namin sa pangalang Karla. Ang mag-asawang Christopher at Evelyn Felix, maayos na itinaguyod ang kanilang pamilya. Pero sa kabila nito, darating pala ang mabigat na pagsubok. 2015 po ata yun na tumira po kami sa Tarlac City. Doon po kasi nagkaroon po na insidente doon na isang gabi po, binugbog po ng tatay ko yung nanay ko po noon. Dito na raw nagsimulang magbago ang takbo ng kanilang pamumuhay. Tama na! Ang naalala ko po kasi noon, bali dumating po kasi yung parents ng tatay ko. Eh nagkaroon po ata ng misunderstanding yung mama ko tsaka yung parents. Tinawagan ko po agad yung lola tsaka lolo ko na yun nga po may incidenteng nangyaring ganun. Si Aling Zeny, nanay ni Evelyn, noon pa'y batid na raw ang masamang ugali ni Christopher. Simula ang nag-asawa sila, talagang matapang na. Gusto ko na sana silang maghiwalay noong maliit pa yung panganay. Nagalit sa akin yung manugang ko. Kunwari, maayos. Pero pag nakatalikod, demonyo. Ba't di mo pa siya hiwalayan? Pa, maliliit pa po kasi mga anak ko. Evelyn, aba, mas mahirap kung ikaw mawawala. Ikaw naman naghahanap buhay para sa inyo, ah. Madalas sila nag-aaway. Sa asawa mo. Ang inaalala niya, yung mga anak niyang mga maliliit. Ay, spoiled yung mga anak niyang maliliit, eh. Nay. Nay. Pwede ko bang makausap si Evelyn kahit sandali lang? At bakit? Para bulahin mo siya? Kung pagpapatuloy mo lang nasasaktan ng anak ko, pabuti pa, hiwalayin mo na siya. Evelyn, please, patawarin mo na ako, Evelyn. Alam mo, ang sitwasyong yun, pikit mata raw na tinanggap ng kanilang pamilya. Mahal na mahal raw kasi ni Evelyn si Christopher. Parang matagal po na hindi sila okay. Tapos parang parang piyatawad po yung nanay ko after a long time po. Naging okay po ulit yung family. Ang na-witness ko po kasi noon, nakita ko po kasi na sinasakal ng tatay ko yung nanay ko again sa closet po ng nanay ko. Yun po, parang binabantaan po niya, parang ganun po yung tono ng boses niya eh, na ano po, parang sulit niya, sinasakal po niya. Mostly po kasi ang pinag-aaway nila tungkol sa pera po talaga yung, yun po, pera po. Sa di naasahan, mas magiging mabigat pa ang pag-aaway ni Chris at Evelyn. Nabuko raw kasi ni Evelyn ang pagtataksila ng kanyang mister. May nag-text po sa mom ko na may nakita daw po sa Facebook na may kasama daw po siyang babae tsaka bata daw po. Ma, bakit? Ano nangyari? Tingnan mo ang daddy mo. May kasamang babae. Tapos yun po, tinignan po na nanay ko, yun nga, dun po siya nagsimula na magduda po dun sa tatay ko. Nung una po kasi nag-iimbestiga po mag-isa yung nanay ko, dumating po sa point na parang nakita po kasi nung nanay ko kung saan nakatira yung babae, kung saan binahay nung tatay ko yung babae. Chris! Walang hiya ka! Ano? Makakapagkaila ka sa mayroon, ha? Ay, hey, babae mo? Ilang sa akin yan, walang hiya. Bale, nag-aaway po sila eh. Talagang, kasi yung relationship po nung babae tsaka nung tatay ko, 3 years na po pala. Ano? Masaya ka na sa nakita mo?
Napakawalang hiya mo! Lahat naman ginawa ko sa'yo, lahat binigay ko sa'yo! Nagawa mo pa akong lokohin! Ginawa mo bang maloko! Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo akong pakikiraman! Ang tiyas ng ulo mo! Mami, bakit di mo nalang gumalay si Daddy? Sa huli, si Christopher na raw mismo ang nagdesisyon na lumayo kay Evelyn. Pansamantala raw itong tumira sa garahe ng kanilang mga truck sa barangay Camiling Norte. Inakala raw nilang magiging tahimik ang lahat. Pero noon pala'y magaganap na nga ang malagim na trahedya. Hello po! Emergency! Hello po! At this time, Marso 2017, isinugod na nga sa paggamutan si Evelyn. Kalunos-lunos ang kalagayan ng ginang. Ang malaking bahagi ng kanyang katawan ay nasunog. Saan mo sa'yo? Dok. Si Christopher naman nagtamo rin ng sunog. Gayunman, hindi ito gaanong malala. Hello, ma'am! Asan ka? Nang mga panahon iyon, mabilis na nakarating sa mga kaanak ni Evelyn ang pangyayari. March 10, 2017 at around 5:30 to 6 p.m. po, nag-report po yung pamilya ni Dra. Evelyn dito sa police station and allegedly nasunog daw po siya. So, ang kapulisan po nakipag-coordinate sa Bureau of Fire Protection and agad po kami nagpunta sa place of incident. Pagdating po namin doon sa lugar ng pinangyarihan, hindi na po na namin nandoon si Dra. Evelyn at saka yung kanyang asawa. Sa inisyal na investigasyon, pag-alaman po namin na silang mag-asawa ang nasunog. Pero wala po kasing direktang nakakita doon sa insidente, kaya blanko pa po kami kung ano totoong nangyari. Sa paglalim pa ng investigasyon, ilang mahahalagang obserbasyon ang kanilang naitala. Tinignan po kung ano po yung posibleng rason kung bakit nagkaroon ng sunog. So doon po nakita yung isang galon na hinihinalang doon nakalagay yung gasolina na kung saan doon nanggaling yung sunog. May mga parts po ng laman ng tao doon na nakita. Parang isang portion lang po yung nasunog, hindi naman totally. Since mag-asawa nga sila, baka nagkaroon ng pag-aaway na humantong doon sa pagsusunog. Para sa mga otoridad, malinaw na hindi aksidente ang naganap na sunog. Kung titignan mo yung gasolina, hindi naman yun magliliyab kung walang yung talagang sasadyain na silaban. Kasi wala naman doon na malapit na apoy. So since yung lugar is parang secured naman siya. Sa salaysay na ibinigay ni Christopher Felix, ganito ang nangyari. Hapon, noong 10 ng Marso taong 2017, please? Pinuntahan siya ni Evelyn sa kanyang tinutuluyang garahe ng truck. Please? Oh. Meron ka ba? Wala eh. Bakit ba? Eh, paano yan? Kailangan natin mabayaran yung truck. Maririmata na. Tsaka ibang gas ng mga bata. Noon nagtalo raw sila ng kanyang misis dahil sa usaping pinansyal at iba pang personal na bagay. Lumaki umano ang away hanggang si Evelyn ay nagbanta umanong susunugin ang mga gamit na inigay sa kanya. Si Evelyn parang mismo ang kumuha ng galon ng gasolina at siya rin ang nagbuhos nito sa mga gamit ni Christopher. Sinubukan pa nga raw agawin ni Christopher ang galon sa asawa, pero nabigo raw siya hanggang sa tuluyan na ang apoy. Nang mga sandaling iyon, nagpagulong-gulong na nga raw ang dalawa hanggang sa maapula ang sunog. Nagkaroon umano si Evelyn ng sapat na lakas upang isulat sa papel ang kanyang bersyon ng pangyayari. Sa harap ng kanyang mga kaanak at nurse, nagawa ni Evelyn na magbigay ng kanyang written statement. March 10, 2017 at around 5:30 p.m., pinuntahan po niya ang kanyang asawa sa Barangay Kakamilingan Norte, doon po sa garahe nila. Para po makiusap, natulungan siyang magbayad doon sa mga babayarin o utang na kung saan dahilan ng pagkakasala ng mga ari-arian nila na mareremata na. Wala daw pong pera si yung kanyang asawa, nagalit siya and nagkaroon sila ng pag-aaway. Yung kanyang asawa parang may kinuhang galon.
na hinihinalang gasolina ang laman, tapos binuhos po niya sa buong katawan ni Doktora Evelyn at saka po niya ito sinilaban. Dahil sa naturang salaysay, itinuring ng pangunahing suspect sa kasong pagsunog kay Evelyn ang asawa nito na si Christopher. Ang problema, noo'y hindi na muling nakita pa ang suspect. Kinontak din po namin yung family ni Christopher para magbigay po ng informasyon. Pero naging tahimik po sila at hindi po sila naging cooperative sa amin. Samantala, sa kasamaang palad, sa tindi ng tinamong sugat, tuluyan ang pumanaw sa Evelyn. Kaya nga, lalo pang naghinanakit ang mga kaanak ni Evelyn kay Christopher. Talaga masama siya. Masamang masama. Walang kwentang asawa. Hindi niya alam na yung asawa niya napakasipag, parang wala pang kwenta. Talagang galit po talaga eh, kasi since alam ko na nga po yung nangyari sa mga past years nga po, may mga insidente na nangyayari na binubugbog niya. Talagang hindi na po ako nagulat na may ganong pangyayari na pwedeng mangyari. Pero hindi ko lang po inakala na aabot sa pagsunog. Sa pagkamatay ng biktima, tuluyan ang sinampahan ng kasong parricide sa Tarlac City Prosecutor's Office si Christopher Felix. Pero sa kanyang kontrasalaysay, si Evelyn niya ang sinisisi ni Christopher sa insidente. Iginito din ito na kung nais talaga niyang patayin ang ginang, ay pinabayaan na lamang sana niya itong masunog. Gusto niya raw itong mailigtas, kaya nga isinugod niya ito sa ospital. Pinuna rin nila na ang dying declaration ni Evelyn ay hindi raw tunay na sulat kamay ng ginang. Gayunman, sa huli, nakakita ng probable cause si Assistant Provincial Prosecutor Mila Montefalco Ikeshita para iakyat ang kaso sa korte. Noong 6 ng Hulyo 2017, isang warrant of arrest ang ipinalabas ni Branch 68 Presiding Judge Jose Valio ng Camiling Regional Trial Court. Samantala, kahit ano paman ang resulta ng investigasyon, ang anak na si Karla ang tunay na apektado ng napakabigat na trahedya. Bilang anak po niya, talagang masakit po kasi tatay ko po yun eh. Naasahan ko po na siya yung mag-aalaga sa amin, na siya dapat yung padre de familia, at siya pa yung gumawa ng ganong krimen po. Ito naman ang mabigat na hamon ni Karla sa amang patuloy na takas sa batas. Sana mag-surrender na po siya. Kasi kung siya po, sinasabi po niya na hindi po siya guilty dun sa nangyari, harapin po niya yung kaso para ma-defend po niya yung sarili niya kung hindi po talaga totoo. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.